Hi guys. Good morning. Ngayon guys, ang ibablog ko ngayon sa inyo guys tungkol sa condo. Buhay condo. Oh guys. Kasi ngayon, dito na ako sa condo nakatira. So, para malaman nyo kung ano talagang buhay condo at kung paano mamimili ng condo. Kasi ngayon, uso na nga yung mga condo, di ba? So, bibigyan ko kayo ng mga konting tip paano kayo mamimili ng condo. Okay, guys. Ito nga pala ang buhay condo. Thank you.
ng mga higaan namin kasi hindi lang naman ito kalakihan. Pero hindi naman talaga malalaki ang condo. Depende na lang siguro. Pero mahal na yun eh, yung mga malalaki talaga. Tsaka usually mga 37, 47 square meter, 22 square meter, at meron pa ng 18 square meter, guys. Yan yan, pag-iisip ko sa mata. Mag-exercise muna ako, guys. Number one pala, guys, pag maghahanap kayo ng condo, pipiliin nyo yung malapit sa lahat. Malapit sa lahat, guys. Yung ito kasing condo namin na kuha. Kahit saan ka pumunta, gusto mong pumunta ng Cubao. Dito ang Cubao. Gusto mong pumunta ng bandang SM North, Kamuning, nandito na yung City Hall, Hospital, Heart Center, Lung Center, S Avenue. Kaya maraming mga groceries dito. Kaya pag namamalengke ko, guys, naglalakad lang ako. Diyan, no, Kamuning na. Paglabas ng condo, lahat ng sakay na dyan na. Ano ba ito? Kalabasa, buto ng kalabasa. Para itatanim ko dito sa terrace ko. Ayan yung terrace ko, guys. Oh. Diba lakas ng hangin, guys? Meron pa akong extra paso dito. Pinaikutan ko ng halaman yung ano ko. May extra paso pa ako. Para pagtataniman ko ng ano. Yan. Yan, guys, doon. Kubaw na yan, guys. Dito naman Kamuning. Pamaya may eskwelahan pa, guys, oh. Elementary, high school. May private and public. Tapos to, guys, yan. Yan yung may parang antenang maiksi. Yan ang GMA. Yan, dito, yan, sa building. Sa kaliwa, yung may antena. Yan ang GMA. Yan. GMA yan. Tapos dito. Yan, kaan. Papunta na yung Quezon City. Yan. Diba? Makikita nyo, guys. Oh, sa baba. May canteen ka rin dire yan. Mga bus, mga jeep. Yan. Papuntang Cubao yan. Dito sa kabila. Papuntang Heart Center, City Hall ng Quezon City. Lahat ng tiyadyan na, guys. Bus, jeep, taxi, mamili ka na lang. Kaya yung anak ko, ang trabaho niya is Cubao. 5 minutes lang, guys. Kaya ganun pag mamili kayo ng condo, kailangan piliin nyo yung malapit sa lahat para hindi kayo magkakagastos ng malaki sa pamasahe nyo. Yung mga kapitbahay ko dito, Cavite, Caloocan, Laguna, pinili nila dito dahil malapit sa lahat, dahil dito lang sila nagtatrabaho. Ganon. Tapos, at least piliin nyo yung may terrace. Bintana para at least hindi kayo masyado magastos sa aircon. Pag ganitong wala naman masyadong init, pwede yung buksan o, di ba, yung hangin pumapasok sa condo nyo. Yun, ganun. Tapos pangalawa, pipiliin yung gamit, yung mga inverter, para hindi maano sa kuryente. Lahat ng gamit namin dito sa inverter. Kaya hindi kami naabot ng 2,000 dito, magdamag pa airco namin na. Meron pa akong aquarium, washing machine, lahat na. Pero hindi umaabot ng 2,000. Tapos pangatlo yung management ng condo. Kung malinis ba sila, maayos sila. Marami kaming security guard dito kaya hindi nakakatakot. Maigpit sila. Hindi sila basa-basa nagpapapasok dito. Tapos ang cleaner namin malinis palagi. Nagpapakyong sa labas.
din ang cleaner namin, basurahan. Hindi ka naman problema sa basurahan, then may kukuha na ng basura. Oh guys. Yan. Tapos yung mga halaman ko, pinasok ko muna. Kasi nga, lakas ng hangin, guys. Di ba may parating na ano, bagyo. Kaya guys, yan. Pinasok pa muna. Kasi natutupin yung dahon nila. Ito may hangin guys sa buha pa. Kaya kahit nag-exercise ako dito sa umaga, nakakatuwang mag-exercise kasi malilibang ka sa view. Oo guys. Kaya yan. Pag-gising sa umaga, exercise, habang nag-iikot ang washing machine, nagre-ready na ako. Kasi dito na rin ako guys tumatanggap ng mga customer ko. Spa ko. Nagwa-waxing na rin ako dito. Pero by appointment lang. Hindi ko na pinapagod guys yung sarili ko. Hindi kagaya dati na tagtag ako ng mga kliyente. Less stress na guys! Alam naman si Madir, getting younger. You know, alam na nyo kung ano ibig ko sabihin. Kaya, bawas stress na guys. Oh guys. Kaya by appointment lang. Dito na lang tumatanggap ng mga client. Yan, ganyan lang guys, kaliit ang kondo ko. Doon, kusina. Tsaka banyo namin. Simpleng buhay at least masaya. Ayun nga pala mga kaibigan ko dyan. Shoutout sa Cubao, sa Kuwait. Mga kaibigan ko, mga kasamahan ko. Ingat tayo guys ha. Alam naman yung maiinit ang ulo nila sa atin ngayon. Kaya ingat-ingat lang. Plus, mainit pa dyan. Ako, kaya bawal muna ikot-ikot guys ha. Kailangan manahimik muna tayo, trabaho minatagal sa bahay. Kasi mainit ang ulo nila ngayon. Kaya ingat lang mga kababayan. Ingat lang mga OFW, mga kaibigan ko dyan sa Kuwait, ingat-ingat lang tayo. Bawas-bawas muna ng lakwatsa. Okay? Yan ang tip ko sa inyo. Pagkukuha kayo ng kondo, piliin yung lugar. At saka nga pala, pagkukuha kayo ng kondo, kumuha talaga kayo ng pre-sealing. Yung hindi pa siya nagagawa, kasi mas mura pa yun ako. Mas mura pa talagang presyo nun. Kasi pag was nagawang gawa ng ganito, ako, triplet na ang presyo nila. Pero ingat lang kayo din na hindi kayo ma-scam. Alam nyo, usong yung mga scam. Kaya pipiliin yung mga agent nyo na talagang license. O, kung gusto naman nyo, i-contact lang nyo ako at bibigyan ko kayo. Kasi meron silang bagong tayong tower. Tower 2, Symphony. At least mabibigyan ko kayo ng legit. Hindi kayo matatakot ma-scam. Matuturoan ko pa kayo. O, at least dito sa pwesto namin, malapit sa lahat. Ayan nga, tignan nyo, simbahan yan, may eskwelahan, high school, private, public, mamili lang kayo, nandito na lahat. Oo guys, yung maganda tong pwestong to. Kaya kung gusto nyo kumuha ng kondo, kontakin lang nyo ako. At marami pa sila dito, meron silang pre-sealing ngayon na Tower 2 Symphony. Okay guys, relax. Yan guys ang buhay ko. Exercise. Pagtapos, maligo. At ready na sa kliyente. Okay. Ciao. Bye. See you next.